Ni Jesse ang tito niyang anak, ngunit wala sa kanila ang tinuliyang. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, meron ka ba bang anak na wala ito? Meron pang isa ang bunso na nagpapastol umagupa sa sundo mo siya. Hindi natin sisimulan ang pag-handbook hanggat sa dumarap. Pinili si Demi at sinundo ng mga anak na ito ni Jesse. Madama din o. Siya'y makising na binat halusog at matanda ang mga mata at sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhay, buhusan ko na siya ng namis. Pinuha ni Samuel ang sumay, masisignal ng namis at binuhusan niya si David ng namis sa karapan ng kanyang mga kapatid. Padala ko pinta. Pinuban si David ng Espiritu ng Diyos. Mula noon, sumakanya na ang Espiritu ng Diyos. Ipadala ko madamdama. Pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Si David at si Goliath. 1 Samuel 17 verse 251. Si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa mga libis ng Elah. At dooy naghanda sila ng pakikipaglaban sa mga Felistiyo. Nagkaharap ang dalawang pangkat. Ang mga Felistiyo ay nasa burol. Nasa isang burol. Sa kabila naman ang mga Israelita. Isang libis ang nakapagitan sa kanila. Isang pangunahing pandidigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Filistiyo. Pangalan niya'y Goliath. At siya'y mula sa lungsod ng Gat. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Hinahon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Tanso ang kanyang helmet. Gayon din ang kanyang kasuot ng pangdigma na tumitimbang sa 57 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasagbat sa kanyang balita. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang sa 20 libra. Nasa unahan siya na ang tagadala ng kanyang kalasang. Sumigaw si Goliath sa mga Israelita. Bakit nakahanay kayong lahat dyan para lumaban? Ko'y isang Filistiyo at kayo na may mga alipin miso. Pumilikal lang kayo ng ilalaban sa akin. Huwag na. Kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Hinamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng inalaban ninyo sa akin. Parinig ito ni Saul at ng mga Israel. Talibono, mabasay.
Nanghina ang kanilang loob at sila'y natakot. Si David sa kampo ni Sod. Si David ay anak ni Jesse na isang Ephrathita mula sa Bethlehem. Juda ng panahon iyon. Si Jesse ay mahina na dahil sa katandaan. Walo ang anak niyang lalaki. Si David ang pinakabata. Sina Eliab, Abinadab at Samuel. Ay kasama ni Son sa labanan. Habang sila ay kasama ni Saul, ang bunso naman si David ay mabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa sa kanyang ama. Sa loob ng 40 araw, umagat hapon, sinamo ni Goliath ang mga Israelita. Isang araw, inutusan ni Jesse si David. Ay, kinanta mo, Daddy! Text me! Dahil mo agad itong limang na trigo so, kasang sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Ibigay mo naman ang 10 keso sa ito sa inang tingnan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Huwag mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpatunay na galing ka nga ron. Ang tatlong anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa libis at ng Eda at nakikipaglaban sa mga Pilistiyo. Kinabukasan, maagang umangon si David. Ipinagbili niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkain ipinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusog na ang buong kampo at nisigaw ang kanilang sigaw, pandigba. Nagharap na ang mapangkat ng Israelita at ang ng mga Filisto. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ang kanyang dala. At tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kamustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo naman si Goliath sa unahan ng mga Pilistiyo at tutod na.